Now, hello Philippines, hello world. Meron po ba tayong maisasaing diyan sa ating bahay? Meron po ba tayong laman ang ating palabigasan? Pakicheck nga po kung meron po ba tayong laman na maisasaing at kung meron po ba tayong ulam na may hain sa ating mga magulang. Alright, siyempre po yung lingkod Dani Mangas sa programang Ahon sa Kahirapan. Kamusta po ba tayo dyan? Especially po yung ating mga kapatid na kapamilyang OFW. Matagal po tayo nawala. Kapagkat tayo po ay naging busy, no? Ang dami pong ginagawa ng inyong lingkod ngayon sapagkat malapit na po ang pagbubukas ng Kappa Community Incorporated sa ilalim ni Founder Pastor Joel Apolinario. Kahapon po galing po kami ng Legazpi sa Bicol at nakausap po namin yung mga ilang miyembro at leader ng Kappa dyan sa Legazpi City at nagpapasalamat kami na talaga ng mga na mainit kami tinanggap kasama po ang mga tiga Naga, tiga Sursugon, tiga Daraga at siyempre yung mga tiga Legazpi Albay. Talaga naman po natutuwa kami na talaga naman na nagkaroon kami ng mga open forum dyan. Siyempre po sinagot po natin yung kanilang mga katanungan patungkol sa usapin ng Kappa at nakakatuwa talaga yan. Talagang nag-antay sila at talagang naniniwala sila kay Pastor Joel Apolinario. Wala ho nag-file ng kaso actually. Yung pinakamaganda ho dyan eh, no? Talagang alam nila na ang Kappa ay tunay na nakatulong sa kanila. Yung mga nagtatanong po, kamusta po ba ang Kappa? Mamamaya magbibigay po tayo ng update. Magbibigay po tayo ng bagong impormasyon patungkol sa usapin ng Kappa. Ayan, no? So habang wala, habang inaantay po natin yan, babatiin muna po natin ang mga nanonood ngayon po sa atin sa EuroTV Philippines. Siyempre po si Christian Frias. Ayan, nanonood po sa from Riyadh, Saudi Arabia. Happy Tuesday, sir. Tapos siyempre nanonood din po si Hannah Lagumbay. Ayan, from Surigao City o Surigao Tuna Republic, Surigao City. Hannah Lagumbay, kamusta po ba tayo dyan? Mukhang masarap po ang tuna, no? Mayroon po yung merong sabaw, no? Lagyan po natin ng sabaw itong tuna. Talaga naman masarap ulamin sa gantong panahon, yung malamig na panahon na umuulan. Ano? Pagkaganto ho bang malamig ang panahon, ano ho bang masarap gawin? Ha? Ano ho bang masarap gawin pag gantong malamig at maulan na panahon? Mas masarap po bang may kayakap, umiinom ng kape, o kumakain ng salad? Ano? Mukhang masarap po ata yung fruit salad ni Henry B. Nicholas. Ayan po. Mukhang meron po siyang hinandang salad na punong-puno po ng ano ba yung kulay puti? Na kaong ba yon? Kaong. Ayan ako. Mamaya po titikman po natin yung hinandang salad ni Henry B. Nicholas. Nagkalat po yan dito sa amin dito. Opo, mamaya papalinis po natin. Ano? At siyempre binabati din po natin si Aikawa Ria Anger. Ayan, nanonood po siya si Rolando Casa o Casa o Carza from Riyadh. At nanonood din po si Esor Bert. Ayan po, mula naman po sa Hong Kong. Si Jolly Ulap. Musta po kapago kapaway sarado. Hello for si Danny. Good day mula kay Ay Estabilio. Margie Lario. Ayan, nanonood din po si Pasqua Angeline. At nanonood din po si Rose Badilla at si Prinkis Latin. Ayan, nanonood po siya mula po sa Tokyo, Japan. At si Jamie Boy Montimayor. Ayan, from Legazpi City, Alabel. O, watching from Legazpi City, Albay. Ayan po, JB Boy Montimayor, sir. Kamusta po ba tayo dyan? Siyempre mula naman po sa Alabel, Sarangani, Tirso, Cuesta. Ayan, mga kaibigan po natin nga, Iris Branzuela, watching from Makati. Siyempre po si Jovelyn Yuda at si Lydia Baldwin. Ayan po si Ma'am Lydia Baldwin, napakabait po na miyembro ng Kappa. Talaga naman pong walang sawang sumusuporta at naniniwala kay Pastor Joel Apol na Mercy Dagum. Nanonood din po siya ngayon. At si Elias Grandiano. At siyempre po si Rowena Morado o Lita. At si Salvio Technowise. Nanonood din po si Irene Estabilio. Christian Frias, ayan po, good morning sir, watching from Riyadh. Tagal mong hindi po nag-live sir. Opo, nagkaroon po kasi tayo ng pilay sa paa, medyo hindi po tayo nakakalakad ng maayos. At the same time, marami po tayong mga bagay-bagay na inaayos para po sa ikabubuti ng EuroTV Philippines, sa mga bagong programa sa EuroTV Philippines. Siyempre po, may mga rin din po tayong mga personal na inaayos. At nagla-live po tayo pag may oras lang po. At siyempre po, hindi po tayo magla-live pag wala po tayong magandang balita nadala-dala po ni Pastor Joel Apolinario. So, salamat po ng marami. Ayan, sabi naman po ni
Dizel Umigla, ayan po, thanks. Magbubukas na po ang kapa. At sa lahat po ng mga nanonood, ano, hindi po natin mabasa lahat sapagkat ang dami po ninyo nagbibigay ng pabati dito sa Euro TV Philippines. At siyempre po, binabati po natin ang lahat. Siyempre po ang ating Prezi Pataksil from Northern Europe. Ayan, ang pinakamasarap dito eh. Nanonood talaga buong mundo, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello Philippines, hello world. Nakasama natin nanonood dito lang sa Euro TV Philippines sa programang Ahon sa Kahirapan. At siyempre po, lahat po ng mga may birthday ngayong araw, ang lahat po nagdidiwa ng birthday ngayong araw, ay binabati po ng Euro TV Philippines sa programang Ahon sa Kahirapan ng happy, happy birthday. At siyempre dahil dyan kayo po ay aming aawitan ng isang kantang happy birthday sa lahat po nagbe-birthday ngayong araw. So maraming may birthday po ngayong araw. Pwede nyo po ibigay yung mga mag-birthday para po mamaya mabati po namin kayo. At talaga namang ang daming nanonood po sa mukhang na-miss po ako ng mga miyembro ng kapat. Siyempre po, ng ating mga tikasunod sa Euro TV Philippines. Maraming salamat po sa inyo at talaga naman pong nagpapasalamat ako sa walang sawang sumusuporta sa Euro TV Philippines. Saludo po kami sa lahat ng mga naniniwala at talaga nakatutok dito sa Euro TV Philippines. Siyempre po, ang bago pong update sa patungkol sa usapin ng Kapa, yung nga pong live na sinasabi ni Pastor Joel Apolonario na malapit na nga po talaga magbukas yung Kapa. Ano, dapat nga po, ang target nga po is September 1 or 2. Kaya lang, ang sinasabi nga po niya, nakakabitin yung mga ilan-ilan po natin yung mga miyembro na talaga naman na hindi nananawa na magreklamo o sirain pa rin yung magandang kinabukasan ng Kapa. Kaya nga po sabi ni Pastor Joel Apolonario sa kanyang live, eh sabi niya, anya, na hindi daw siya magpapasalamat doon sa mga magpapail ng kaso bagkos eh kanya pong hayaan niya. At siyempre pa sabi nga niya, anong mapapala ng mga magpapail ng kaso dito sa Kapa? No? Sabi nga niya, hayaan natin yan at tingnan natin pagka natapos ang problema ng kaso ng Kapa at ang Kapa naman po ang magpapile ng danyos o ng perwiso sa mga nagpile ng kaso. Ganun lang po yan. Ano? At siyempre po, ang sinabi po niya kanina dun sa kanyang live, eh pinatunayan niya na talagang itong mga 32 na mga pastor. No? Pastor, sabi nga niya, hindi daw pastor kundi peste. Ay, sabi po yan ni Wika po yan ni Pastor Joel Apolonario, na ito mga pesting pastor na mga Sabadista, yung 32 pastor na sinasabi niya, ito raw yung mga nagpunta kay Pastor Apollo Kibuloy para sirain ang Kapa. Ito yung mga sinasabi niyang pastor na walang ibang ginawa kundi sirain si Founder Joel Apolonario at sirain ang magandang kinabukasan lahat ng mga miyembro ng Kapa. Siguro po magkaroon ng pag-aaral, no? Pag-aralan po ng Sabadista, no, yung kanilang rehiliyon, yung kanilang po mga pastor na walang ibang ginagawa kundi manira ng kapwa, mangapak ng kapwa, at sirain ang 5 milyon na miyembro ng Kapa para lang po sa kanilang interes. Ano? Huwag naman pong ganun, sapagkat kung talagang kayo po ay pastor, ang inyong inahawakan ay Biblia, ang inyong tinuturo ay aral ng Biblia, ang inyong pong pinapahayag ay mula sa Biblia, ang alam ko po pag mula sa Biblia yung kakabuti po na nakakarami, yung ikakabuti po ng mga Pilipino at ikakabuti po ng mga mahihirap. Pero mukhang baligkwas doon sa pahayag nitong mga pastor na to, yung 32 pastor na to, na naninira. Sabi nga ni Pastor Joel Apolonario, doon po sa mga miyembro ng Kapa na pakamatay, eh nagpapalakpakan pa doon 32 na mga pastor-pastura na to. Ano? Eh talaga naman sa kanakakita na pastor na may namatay ay nagpapalakpakan pa. So nakakalungkot lang isipin na ginagawang fraud o ginagamit ang Biblia para lamang po makapangling lang, makapangloko ng mga miyembro ng mga ng kanilang rehiliyon. At the same time, manira ng iba pang klaseng rehiliyon. So yun po ang nakakalungkot. So sana po bigyan ng action to ng kanilang religious organization para hindi po ito dumami pa. 32 po yan, no?
ang nagsama-sama po sila para sirain ang kinabukasan, sirain ang kredibilidad ni Pastor Joel Apolinario. Eh ang alam po namin para po magpahayag ng magandang balita